Magandang araw sa inyong lahat, guys. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay tungkol sa isang tourist visa. I-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko nung nag-apply ako ng tourist visa pabalik dito sa Japan. Nandito ko ngayon sa school ng anak ko kasi nagpasama siya kasi gusto niya daw maglaro dito. Gusto ng anak ko na tumakbo daw siya ng 100 meter dash o kaya 300 meter dash kasi yun yung ginagawa nila sa school kapag mayroon silang subject na physical education. Kaya nagpasama siya dito sa school niya. And then, ngayon nandito na kami, naisipan ko na gumawa ng kahit maiksing video. Okay guys, so yun na nga, pag-usapan natin yung tungkol sa application ko ng tourist visa. Noong year 2016, nag-try ako mag-apply ng tourist visa para makabalik ako dito sa Japan and then balak ko sanang maghanap ng trabaho habang ako ay mayroong tourist visa dito sa Japan. So yun yung trinay ko. Kasi noong mga panahon noon, hindi pa nakakabalik dito sa Japan yung mga ex-trainee. Mahirap makabalik yung mga ex-trainee noon. Kasi natapos yung kontrata ko 2013. So nagtrabaho muna ako sa Pilipinas bilang isang Japanese teacher saka Japanese translator. So nung 2016, nung meron na akong ipon na pwede kong gamitin para sa show money ko kapag nag-apply ako ng tourist visa. So trinay ko nga yung mag-apply ng tourist visa. So sabi ko, meron naman akong pwedeng makuhang guarantor ko na nasa Japan. Both Filipino at saka mga Japanese na friends ko. Pwede ko sigurong gawing guarantor sila. Kahit mayroon na akong pera na pwedeng gamitin ko rin sa show money ko or para sa mga gastusin pag nandito na sa Japan. So yun nga, trinay ko nga yung ganun. Dahil up to 90 days naman yung tourist visa na pwedeng ibigay ng immigration, so sinagad ko na yung 90 days. Or less than 90 days yung request ko na stay dito sa Japan. So up to 3 months. Sabi ko siguro ako kung mapapayagan ako or ma-approve yung visa ko na 90 days or 3 months, siguro makakahanap ako ng trabaho sa Japan. So kahit ganun pa man, kahit kumpleto yung requirements ko, halos kumpleto naman lahat na naisubmit ko yung mga requirements ko na hinihingi nila kapag mag-a-apply ng tourist visa. Pero ang nangyari ay hindi pa rin ako na-approve. And then kapag hindi ka na-approve or deny yung request mo sa tourist visa, hindi nila sasabihin kung ano yung dahilan. So hindi nila i-disclose kung bakit nila dinenay yung application mo ng tourist visa. So ang nangyari ay nagbayad ka lang ng visa application sa isang visa agency and then nasayang din yung effort na ginawa ko noon sa pag-prepare ng mga requirements. Mga requirements ko sa Pilipinas na mga papeles at mga requirements ng mga friends ko na nandito sa Japan. So dahil nga ako eh wala namang relatives na nandito sa Japan, so wala akong pwedeng maging guarantor na family or relatives dito sa Japan. Kaya ang in-apply ko lang noon ay visiting friend na visa or tourist visa. And then, kapag na-deny ka sa tourist visa application, hindi ka makakapag-apply ng tourist visa application ulit sa loob ng 6 months. Kumbaga, mayroon kang 6 months bago mag-reapply ulit sa tourist visa application.
So the next year, 2017 na yon, trinay ko ulit na mag-apply ng tourist visa ulit. At sa time na yon ay medyo mas malaki na yung show money or yung pera ko sa bank account. So naghiram ako ng another. So ang ginawa ko noon ay meron na akong savings and then naghiram pa ako ng pang show money na galing sa ibang friends ko. Para mas malaki na yung pera na pwede kong ipakita sa bank statement ko or sa bank account bilang requirement sa tourist visa application. And then nagdagdag din ako ng mga reason kung bakit gusto kong mag tourist visa ng up to 30 days or 90 days sa Japan. Pero kahit ganun pa man, sa pangalawang pagkakataon na nag-apply ako ng tourist visa, hindi pa rin ako na-approve. So napakasaklap, nasayang na naman yung effort, nasayang yung time, nasayang din yung pera sa application ko ng tourist visa. So para sa akin, medyo maliit talaga yung chance kung mag-tourist visa ka and then dito ka mag-a-apply sa Japan. Kasi hindi rin basta-basta magbibigay ng tourist visa yung immigration kung mababa yung reason mo sa pag-visit ng friends mo o kaya relatives. Pero kapag visiting relatives yung i-apply mo na tourist visa, mas may chance na ma-approve ka talaga kahit up to 90 days pa yan or 3 months. Kapag visiting friends kasi yung a-applyan mo na tourist visa ay malabo na ma-approve ka kung up to 90 days yung ilalagay mong period of stay sa tourist visa na i-a-apply mo. So sabi ko nga, kung visiting relatives yung tourist visa na i-apply nyo, mas mayroong chance na ma-approve talaga yon. And then, kapag na-approve yun, mayroon kang 3 months or 90 days na maghanap ng trabaho dito sa Japan. Pero hindi pa yun sure na makakahanap ka talaga ng trabaho dito sa Japan or makakahanap ka ng company na mag-i-sponsor sa'yo ng visa dito sa Japan. Pero hindi ko rin sinasabi na malabong mangyari yon. Mayroon din mga ganong cases na nakakakuha talaga sila kung sila ay lucky enough na mabigyan ng chance na makahanap agad ng company na magbibigay ng visa or mag-sponsor ng visa para makapagtrabaho sila dito sa Japan. Kaya ako nga pala naisipang gawan ng video yung tungkol sa tourist visa ay dahil nag-comment yung isang subscriber natin na si Ryan Paduhinog. Nagtatanong siya kung mag-i-extend daw ba ng tourist visa ng another 3 months, magkano daw ba yung babayaran sa renewal. Okay, salamat sa iyong comment, Ryan Paduhinog. Shout out sa iyo. So tungkol sa renewal naman ng tourist visa ay hindi naman ganong kamahalan yung bayad. Ang alam ko ay nasa 4,000 yen yata, wala pang 5,000 yen kasi kapag na-renew na yung visa ay bibili ka lang ng tinatawag nilang stamp na worth 4,000 plus 4,000 yen sa isang post office. So yung stamp na yun na worth 4,000 plus yen ay yun na yung ibibigay mo doon sa immigration kapag kinuha mo na yung visa mo na extension o kaya renewal. Okay guys, bago tayo magtapos sa video nito ay mag-shoutout muna tayo sa mga subscribers natin. Shoutout kay Ryan Paduhinog. Shoutout kay Arjim Dave Silawan. Shoutout din kay Lovelyn Villare. And then shoutout din kay Efren Ramirez Jr. Shoutout din kay Eric Bukal. Meron siyang mga live streaming tsaka mga cover songs na nandun sa channel niya. Shoutout din kay Arson Usal. Okay guys, hanggang dito na lamang muna yung shoutout para hindi masyadong humaba yung video natin. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video or sa vlog na ito. At kung nagustuhan nyo po yung vlog na ito ay i-click nyo yung like button sa baba. At kung may comments kayo or may tanong or clarification, i-sulat nyo sa comment box below. And then kung bago po kayo dito sa channel ko, please consider subscribing at i-click nyo yung bell button at saka yung all. Sana all. Para updated kayo lagi sa mga videos na gagawin ko. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Paalam na. Bye bye.